Hello world, this is Coco Martek, and in today's video, we are going to review and unbox another affordable product in Lazada. So if you want to order this specific product, I'll be putting the affiliate link down in the description box so you can order right now. But before we start our video, please consider giving this video a like, a thumbs up, and subscribe to my YouTube channel. So let's start our unboxing and welcome to another episode of TT with Coco Martek. So, we have unboxed this affordable wireless headset. Also, take note that this is not a sponsored video whatsoever. So, everything I will say will be based on my personal experience. Okay, so give me a couple of days just to fully experience this product and to give you a more fully in-depth review of this affordable wireless headset. So, I'll be back, but it's going to be in the same video. So, after this transition, I'll give my review of this affordable headset. Bye-bye. And we're back. So, it's been a couple of days simula nung nagamit and na-try ko tong L21 headphones na nabili natin sa Lazada and Shopee actually. So, ilalagay ko yung link ng parehong Shopee and Lazada. So, kung ano man yung prefer nyo na gamitin na application for ordering online or online shopping, pwede nyo gamitin either one of those. Hindi ko lang sure kung magiging pareho yung presyo. Pero base sa huli kong tinignan, pareho naman yung presyo na 341 pesos. So, itong L21 is a budget wireless headphones na maganda siya gamitin for jogging, for cycling. So, kahit anong activities yan, yun nga lang, hindi ko masyadong na-test yung mga ganong klaseng activities since quarantine ngayon. And ang na-test ko lang is yung mga light jogging and mga brisk walking around our subdivision or sa bahay namin. Kaya based doon sa pagtatakbo and pag-brisk walk, okay naman yung fit niya sa akin. Hindi naman nahulog or whatsoever since the headphones fit perfectly in my ears. Yun nga lang, iba-iba yung sizes ng mga tenga natin. So hindi ka naman pwede sabihin na itong headphones na to ay magfi-fit perfectly sa inyo. That's something to think about and alam nyo naman siguro yun. And itong L21 is pwede to for Android, iPhone or any device na mayroong Bluetooth connection. And based from my experience din, wala naman ako naging problema sa connection. Wala naman naging parang hindi naman nagda-drop sa connection. Tuloy-tuloy naman yung mga experience ko using this L21 wireless headphones. So, pag-usapan naman natin yung build quality nitong L21 headphones. So, gawa siya sa plastic. And ang maganda dito is maganda yung design niya kahit plastic siya. Hindi siya magmumukhang sobrang cheap kahit affordable siya na 341 pesos and iba-iba yung kulay niya depende sa Shopee and Lazada. Magkaiba kasi yung kulay na meron doon. Pero of course, nasabi ko na and nakita na natin sa video na this one is the pink version. Kaya kung medyo girly kayo. Sa kapatid ko kasi actually ito and hiniram ko para i-review. And ang maganda dito nga, yun nga, maganda siya tignan in terms of aesthetics and fashion. Lalo na kung tinitignan mo from afar, it will really look good since
May kamukha siya na Samsung headphones or earbuds. Fashionable naman siya. And then yung charging case natin, maganda din. It's made from plastic din. Pero ang maganda naman sa plastic, it's very light. Tas compact siya, kaya kahit ilagay mo lang sa bulsa mo, hindi ka mahihirapan. And maganda rin naman yung design niya. Cute siya. And ang maganda dito is, simple design siya, kaya madali maintindihan. So meron kang LED lights dito para malaman kung gaano kadami pa yung battery na natitira dito sa charging case. Sobrang dali din actually nung pag-pair, yung experience na pag-pair nitong headphones dun sa phone mo. So all you have to do is, of course, open your Bluetooth sa phone mo or kung anumang device yon, and then you just have to open this charging case and then remove the earbuds, and then hahanapin niya na. So magbe-blink siya ng ganito. So magbe-blink siya ng ganun para malaman na naghahanap siya ng pairing. So ganun lang kadali, very simple. Tatanggalin mo lang sa charging case and then magpa-pair na siya. Ang mahirap nga lang is dito sa headphones natin, hindi nakasulat kung left or right. Although pareho lang naman yung pagsukat, yung sukat ng dalawang headphones sa pagpasok sa tenga. Pero kasi may different functionalities yung left and right sa gestures na i-discuss natin later in the video. So stay tuned para malaman natin yung mga gestures na kasama or installed dito sa headphones. So itong L21 wireless headphones, meron itong Bluetooth 5.0 and meron siyang IPX5 water resistant. Well, actually sweat resistant. So hindi nyo kailangan problemahin kung magja-jogging nga kayo, magja-gym kayo, magbubuhat kayo, or siguro mga konting raindrops kung umaambon man yan, hindi nyo kailangan magproblemahin yun kasi sweat resistant siya. Pero of course, kung umulan ng mas malakas, siguro yun, itago nyo na yung headphones nyo, itong earphones nyo. Then yun, pag-usapan naman natin yung gestures ng ito, nung ating L21. So, pag tap mo ng isang beses, o actually click, kiklik mo yung headphones ng isang beses, ito yung play or pause. And then kapag nag-click ka ng dalawang beses sa right earbud, pupunta siya sa next song or next video kung nag-YouTube kayo. And then sa left earbud naman, kung nag-click ka ng dalawang beses ng mabilis, pupunta siya sa previous video or music na pinapakinggan nyo. And then kung nag-click ka ng tatlong beses ng mabilis, volume up siya. So lalakas yung volume. And then sa left ear naman, kung makiklik ka ng tatlong beses ng mabilis, hihina yung volume. So ito yung isa sa nagustuhan ko sa earbuds na to. Kasi hindi lahat ng earbuds meron kang gestures to change the volume. Kunwari dun sa AirPods, wala ka namang functionality para mabago yung volume mo. Kasi yun nga lang, as I've said before, hindi natin malalaman kung ano yung left or right kasi walang indication sa earbud na L O R. So siguro i-experiment na lang sa try nyo double click para malaman nyo kung which one yung right or left, and siguro lagyan nyo nalang ng marker kung ano yung left or right. And then sa battery performance naman, ito actually na-excite ako or natuwa ako kasi matagal ko siya ginamit. Mga 3 to 4 hours yung actual kong paggamit dito based from watching videos, listening to music sa Spotify, yun nga, Netflix, YouTube, kaya maganda rin siya. And yung charging time ng charging case, mga 1 hour from 0 to 100%. Pero matagal din tumagal kasi yung charging case. Siguro magkakaroon ka ng dalawang full charge para sa headphones para bago maubos tong charging case. So kung nari na may trip kayo sa malayo, kung meron kayong pupunta kayong abroad or may meeting kayo, hindi nyo kailangan problemahin yung charging time or yung battery performance kasi pang matagalan talaga siya. So kung naghahanap kayo ng murang earbuds or earphones online from Shopee or Lazada, I suggest you check this one kasi it's very affordable, 341 pesos lang naman. Hindi nyo na kailangan bumili ng mga AirPods, yung mga Bose, yung mga Jaybird na yan. Kasi hindi mo kasi actually malalaman, well, yung iba, hindi mo masyadong madi-differentiate yung quality ng music from this very affordable headphone sa mga mas mahal na yon. Unless yung bass, siguro yun na lang yung makikita mo or ma-distinguish mo yung gaano kalakas yung bass. Pero based on this one, maganda naman yung tunog niya and hindi naman siya tunog lata. So I was very impressed with this, yung sound quality niya. Hindi nga lang siya sobrang premium pero hindi siya sobrang cheap. Kaya maganda rin. Nasa gitna siya yung quality ng sounds niya. May malakas siya, actually malakas yung tunog pero hindi tunog lata. In terms of bass nito, meron naman, hindi ganun kalakas compared dun sa mga mas mahal nga. Pero again, it's just for 341 pesos.
compared naman sa mga 5,000 pesos na mga super ganda ng tunog, for me talaga, you get more than what you pay for this L21 headphones. Ang daming gamo-gamo. Hello? Malinaw ba? Ulitin mo yung sabihin ko. Anyway, this is not a sponsored video whatsoever. So lahat ng sinabi ko is based on my personal opinions. Kaya yun, hindi ko sinasabing maganda siya dahil may nagbayad sa akin. Hinaram ko nga lang ito kay Lulay para bigyan ng review to. Tignan nyo na rin pala yung ano niya, Luminous House and Lulu's Cart. Lalagay ko yung link nila sa description below. Lulu's Cart, nagbebenta siya ng mga murang mga damit sa mga 50 pesos o 100 pesos lang. Nagla-live siya sa Shopee. And then Luminous House, meron siyang body spa, mga gluta, ganun. So, lalagay ko yung description o yung link nila sa description box sa baba. Actually, iniisip ko, kung napapansin nyo, yung mga ibang videos ko, I speak in English kasi tinatry ko na kunin yung audience ng international viewers. Pero, of course, mas comfortable ako sa native language ko, which is in Filipino or Tagalog. Pero, yun nga, nagkakaroon ako ng dilemma kung ano yung gagamitin kong language. So, maybe you can help me and comment down below kung ano mas okay. Kung sa tingin nyo, if I could grow internationally, if I speak in English, or siguro tuloy ko na lang itong Tagalog and then I can just put subtitles sa baba. And yun, sana matulungan nyo ako kasi I've been thinking about this for a very long time. And yun, sana matulungan nyo ako. And of course, don't forget to like and subscribe and share this video sa social media. This is Coco Martek. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Don't forget to keep safe. Bye-bye. Bye-bye.